ang mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Ganid sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Honey, eto oh, pinagtimpla kita ng kape. Higupin mo na habang mainit pa. Ha? Salamat, Karen. Wow. Ang sarap talaga ng timpla mo, Karen. Honey, anong gusto mong iluluto kong ulam mo ngayong umaga? Hindi na tayo mag-aalmusal dito, honey. Doon na lang sa opisina ko dahil maaga ako ngayon. Punyang, pakipunasan mo nga yung sasakyan ko at pakilinis na rin ang loob. May mga national media pa naman na mag-i-interview sa akin. Ay, ganun ba, kuya? Sige. Ako na ang bahala sa sasakyan mo. Kailangan mapaghandaan kong mabuti ang interview sa akin ng mga national media. Siguradong tatanungin ako kung may plano ba akong tatakbong mayor sa susunod na eleksyon. Last term na ni Mayor Gustavo. At sigurado ako na ang makakalaban ko ay si dating Vice Mayor Timprosio. Kasama ako sa mag-i-interview sa'yo mamaya. Ano ka ba? Yan nga ang tatanong ko sana sa'yo mamaya eh. Ay, kuya! Kuya! Punyang, bakit? Anong nangyari sa'yo? Kuya, yung mga gulong ng sasakyan mo, nawala lahat! Ano? Baka naman hindi nawala. Baka namaligmata ka lang. Ay, hindi, kuya. Talagang nawala ang mga gulong. Pati yung bagong-bagong pantikaw, nawawala rin. Kaya may nagnakaw, kuya. Ano? Mapapatay ko kung sino man mang magnanakaw na yan. Mapapatay ko siya. Kamu, Veronica? Nanakawan sila Vice Mayor Agaton kagabi? Kinuha ang apat na gulong ng sasakyan nila? Pati mga nakasampay na damit? Oo raw, Pining. Lahat daw ng nakasampay na damit nila sa labas, nawala. Ha? Grabe naman ang magnanakaw na yan. Bakit? Hindi nagrunda sila Benito kagabi? Nagrunda naman sila. Pero tatatlo lang sila. Wala silang magagawa. Talagang kulang na kulang sila, Pini. Naku, umaatake na naman ang mga magnanakaw. Wala kayang nanakaw sa amin? Ay, naku, Pini. Pakicheck mo. Baka nanakawan ka na hindi mo alam. Sobra ng mga taong yan. Hindi sila lumaban ng patas. Oo nga eh. Umaasa na lang sila sa pinagpaguran ng iba. Veronica! Ha? Bakit? Bakit, Benito? Kukuan? Naku, umatake na naman ang mga magnanakaw kagabi. At alam niyo ba, nananakawan si Vice Mayor Agaton? Kinuha na yung mga gulong ng sasakyan niya, pati nakasampay na damit nila sa labas ng kanilang bahay, kinuha din. Naku, Benito, alam na namin yan. Ha? Ano? Alam niyo na? Sino yung sabi sa inyo? Si Ambring? Ha? Hindi si Ambring, kundi si Kapitan mismo ang nagsabi sa akin. Ha? Alam niyo na pala? Akala ko hindi pa. Kaya ako nagmamadaling pumunta dito. Ay, Pinig! Veronica! Ay, nako! Nanakawan pala kagabi. At, Juan, nanakawan sila, Vice Mayor. Ay, nako. Ha? Alam na namin, Ambring. Kaya humanda kayong mga CVO. Siguradong sasabunin kayo ni Kapitan mamaya pagdating. Eh,
magandang araw sa inyo, mga kapwa kong opisyal ng barangay. Nandito na naman tayo para sa regular session. Tamang-tama. Matatalakay natin ang bagong problema sa ating barangay. Oo, kapitan eh. Daming naman na natin problema eh. Pero bago natin talakayan yan, ay sisimulan natin ang session sa pamamagitan ng isang panalangin sa kwan, pamumunuan ng ating sekretarya. Wala ng dasal-dasal. Dasal. Wala na kagad ang session. Ikaw. Ang dami mo pang arte. Dumating na sila, kagawad, balasubas. Alam ko nang pag-uusapan natin eh, tungkol sa kakulangan ng CBO. Pero may nahanap na akong pwedeng idagdag natin sa kanila. Eh, sino naman ang itatagdag ng CBO? Kagawad, Asyong, magkilala ka ba? Eh, sino pa? Eh, di sila Boy Sibuyas at Bunjeng. Asyos Mariusep. Ay nako, naninibago ako ah. Tahimik ngayon ang mga Marites. Walang nagkwekwentuhan. Siguro, naubusan din sila ng isyo. Ay, Bibang, my best friend! Are you there? Si Ate Punyang dumating. Yes, my best friend, Ate Punyang! I'm here! Halika, pasok ka! Si Darwina, nandito ba siya? Ay, wala dito, Ate Punyag. Bumibili siya ng mga paninda namin sa bayan. Ay, ganun ba? Mabuti na ba na't wala siya? Nagpunta ko dito dahil palapit na ng palapit ng barangay election. Kailangan makapaghanda na tayo. Kailangan manalo tayo. Dahil inutel ang administrasyon ni Karyaw. Teka. Talaga bang seryoso ka na ituloy natin ang pagkakandidato? Oo naman. Di ba napag-usapan na natin yan? Ano ka ba, Biban? Pero parang nakokonsensya ko eh. Bakit ka naman nakokonsensya? Wala naman tayong gagawing masama. Eh kasi, inaasahan ni Kapitan na makakasama niya ako sa line-up niya. Eh tapos, ibang team pala ang sasamahan ko. Kapag hindi ka sasama sa lineup ko, ituturing na kitang murta na kaaway ka. Ate Punyang! Pare, walang nagawa si Karyong nang sinabi mong sila Boy at Bunjing ang idagdag nating CBO? Oo, pare. Kailangang mapasok natin, ubay pasok natin na CBO sila Boy Sibuyas at Bunjing para may magmamanman sa kilos ni Karyong. Lahat ng plano niya, eh, dapat malaman natin, pare, para hindi siya makaporma. Tama, pare. Nako, bilib na talaga ako sa iyo, pare. Napakautak mo talaga. Paano mo naisipan ng ganun? Pare, huwag ka nang magtaka kung bakit ko naisip yun. Matalino itong si Asyong, pare. Hindi ako kaya nang magbayaw na yan. Sa palagay mo, papayag kayang mga kasama nating kagawad, na idagdag natin sila Boy at Bunjing na CBO? Oo naman, pare. Andun ka naman ang sinabi ko, hindi ba? Kumuha na nga ako ng appointment form para ma-fill upan na nila. Ganun ba, pare? Naku, ang bilis mo palang umaksyon. Meron pala kaagad, Oo naman, pare. Dapat kung barangay official ka,
Alam mo mga diskarding yan. Hindi katulad ni Karyong na napakabagal umaksyon. Kaya yan, ha? Dumadami tuloy ang problema sa barangay. Eh, papano naman kasi? Bubos siya. Eh, kung ako lang yung punong barangay, nakao. Hindi magkakaganito ang barangay natin. Ha? Aangat tayo, pare. Hindi ganitong kulilat. Antay ka, pare. Oh. Parang nabanggit mo na pati si Insang ay isasama mong CBO. Oo, pare. Pinasundo ko na kay Bunjeng. Eh, marahil eh, parating na yun. At pagkatapos nilang mapilapan itong appointment form, pupunta tayo kagay kay Municipal Local Government Operation Officer para pa-approval itong appointment nilang tatlo bilang CBO. At kung CBO na sila, pare, wala na tayong problema kung paano natin mamalmanan si Karyo. Siguradong malalaman na natin kagad kung ano ang mga plano niya, hindi ba? Tama, pare. Nako, napaka-utak mo talaga. Sana maging ganyan din ako sa iyo, pare. Napakabilis umandar ng utak mo. Nako, pare Adong, kung utak lang ang pag-uusapan, may ahambing muna ko kay Senador Angel Jubino. Pareho kaming mautak. Oo nga eh. Nakakaingit ka naman, pare. Sana maging katulad kita. Nako, pare. Huwag mo lang pangarapin yan. Dahil pareho kayo ni paring Gusteng na likas na bobo. Pare Asyong. Ay, Benito, paano yan? Madadagdagan na naman tayong CBO. Okay lang yan sa akin, Ambreng. Mas maganda yun. Para makapagpahinga rin tayo. Yung baging CBO naman ang utos-utusan natin. Naku, diba? Kinakabahan ako, Benito. Huh? Eh, bagay ka naman kinakabahan. Relax ka lang, Ambreng. Relax. Ha? Relax ka. Ay, kwan. Kasi baka mangyari na naman ang nangyari noon na gawin nilang CBO si Pasing. Nasalip na siya ang utos-utusan natin. Naging siya ang chief natin. Ay, tayo ang sumusunod sa kanya. Niko, hindi na ako papayag na ganyan. Ha? Papalag na ako, Abring. Papalag na ako. Ha? Naku, Benito, sila Buy at Gundi nandito na at kasama nila si Lula Insang. Eh, kayong dalawa, kailangan malaman ninyo na mula sa araw na ito, ako na ang chief CBO. Ha? Ano? Ay, nako, naluko na! Veronica, CBO na ngayon sila Boy Bonjing at Lula Insang. At si Lula Insang pa, ang chief CBO nila ngayon? Oo, Pining. Pinalitan na nila si Pasing. Bakit naman nila pinalitan kaagad si Pasing? Kawawa naman. E, papaano kasi? Lagi raw sumasakit ang tiyan niya. Minsan nga eh, hindi na siya nakapag-duty dahil sa nararamdaman niyang sakit ng tiyan. Paano hindi sasakit ang tiyan? Eh, napakatakaw. Kahit tapos ng kumain, kapag may nakitang masarap na pagkain, lalantakan pa rin. Balita ko eh, nakakain daw siya ng panis na pagkain. Ha? Paano siya nakakain ng panis na pagkain?
Natatandar mo ba nung inimbita tayo ni Mang Idong nung pabinyag ng apo niya? Ha? Oo. Inimbita nga tayong lahat na barangay official eh. Oo, Pining. Halos hindi na nga siya makatayo sa kabusugan. Ang ibig mo sabihin, may naihanda sila ng panis na pagkain, ganun ba? Hindi, kundi nagbalot siya at inuwi sa bahay. Tapos, hindi niya namalayan na panis na pala ang mga pagkain na yon. O inubos niya dahil sayang daw. Hayun, sumakit tuloy ang siyan. Ganun pala eh. Dahil sa katakawan, pati panis nilantakan. Mga kanayon, kabalanggay! Magsitago kayo! Si Badong na apo ni Mang Tiryong! Nagwawala! May dalang armas! At sa ulang! Veronica! Si Badong doon, apo ni Mang Tiryong! Nagwawala mintado! Isara natin ang mga pintana at pintuan! Magpapasok dito! Bang, my best friend, maligaya na naman ako dahil nakainom ulit tayo ng serbisya. Ang puso ko'y nagjurugaw. Ang sarap talaga ng serbisya ng ito. Suabi ang sip, hindi ba? Oo nga, tipo niya. Ako din kakanta. Kabilin-bilinan ng lola, huwag uminom ng serbesa. Ay, ngayon, pwede na nating pag-usapan kung anong strategy ang gagawin natin para maging landslide ang panalo natin nitong parating na barangay election. Eh, ano bang plano mong strategy, Ate Punyang? Ah. Gusto ka na pumili tayo ng mga ka-line-up natin. Yung mga maraming angkan, kakaibiganin natin ang pinuno nila. Yung pinakamatanda sa kanila. Para siya ang magdikta sa mga angkan niya na tayo ang ibuboto at hindi si Karyong o si Asyong. Pero ate, talagang nag-aalala ko eh. Baka magtampo sa akin si Kapitan Karyong. Ano? Bakit? Natatakot ka bang magtampo sa iyo ang asawa ka? Oo naman ate Punyang. Nakakahiya sa kanya eh. Bakit ka naman mahihiya? Alam ko na. Siguro, type mo pa rin si Karyong. Ano? Ha? Eh, naku, hindi ah. Hindi ko ipagpapalit si Upong sa kahit kaninong lalaki. Dahil nagsumpaan kaming dalawa na ako lang ang mamahalin niya. At siya rin ang mamahalin ko habang sana, totoo yung sinabi mo, Bibang. Kundi, magagalit uli ako sa'yo. Ayaw kong may ibang babaeng kalulukuhan ang asawa ko. Ang gusto ko, ako lang ang mamahalin niya. Kung may mabalitaan niya kung ibang babae sa buhay niya, papatayin ka! Ate Punyang! Bibilisan ko pa ang papapadyak ng pedicab na ito. Ay naku, kailangan makarating ako agad sa bahay. Delikado na. Mabuti na lang at pinahiram ka agad sa akin yung Birmini itong pedicab niya. Bibilisan ko pa. Naku, ha? Pinapara ko ng mga CBO.
Ah, hinarangan ang daan. Hihinto ako. Ikaw pala aling yun siyang. Nagmamadali kasi ako eh. Kaya padaanin niyo na ako. Ay! Ikaw na pangit na bakla. Hindi ka ba marunong bumasa? Ayan o, ang laki-laki ng pagkalitirig. Bawal dumaan. One way. Eh, pero nagmamadali ako. Padaanin niyo na ako. At pinikab lang naman itong ako. Sige na. Parang awal niyo na alingin siyang. Padaanin niyo na ako. May nakalimutan lang ako sa bahay. Ay, hindi pwede. Dahil bawal. Bumalik ka doon sa kabila. Doon ka dumaan. Ano? Sige na. Naku. Ayan ang bahay namin, oh. Paikutin niyo pa ako. Huwag naman lulain siyang. Ay, kahit na malapit na ang bahay niyo. Hindi ka pwedeng dumaan dito dahil ka bawal. Dadaan ako. Dahil kailangan na makarangin ko sa bahay kaagad. Ay, naka. Sinabi na hindi pwede. Ha? Matigas ang ulo mo, ha? Ay, ko! Kaya ang mangyayari sa tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ganit sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!